Hello guys and welcome back to my channel Stocks Are Ups and Tops. I'm very excited to share this topic to you on what is cost averaging, how does it work. So yun yung topic natin guys, and I would like to tell you na itong topic na to is mayroong 3 parts. So ito yung part 1 na gagawin natin, is we'll talk on its basic how to do cost averaging. So actually guys, sa mga bago lang makapanood, so ako si Florden Bintulan. So I'm investing in the stock market for almost 10 years now. Then my purpose of this video is to share my knowledge about stock market, because marami pang mga Filipinos na hindi pa alam ang type na investment yung stock market. So as much as possible, so ginagawa ko tong video na to is just to give some information about this type of investment, para lang to spread this information to all. Hopefully guys, you will like the video and you will be informed. Pakiusap lang sa mga nanonood na paki-like, and hopefully share this to your friends, just to motivate me also to make videos about this topic. So nasa baba guys yung subscribe button, paki-click lang. And kung nakita may makikita kayo na bell dyan sa gilid, so paki-click lang din yung bell. So at tapusin nyo panoorin itong video na ito guys, kasi meron akong importanteng i-share na info. So first of all guys, yung when you invest in the stock market, there are two basic ways. Kasi may tinatawag tayo na active trading at yung passive investing. So yung active trading guys, halimbawa alam mo na yung takbo ng stock market, so marunong ka na magbasa ng mga graphs. So diyan papasok yung mga active traders, yung may tinatawag tayo na day traders. So yung araw-araw sila bumibili at nagbebenta ng stocks. So kadalasan yung mga full-time traders na yan, so dito na sila kumikita sa stock market. Pangalawang strategy guys, or type of ways to invest in the stock market, is yun yung topic natin ngayon. Yun yung tinatawag natin na cost averaging method. Isang best way sa mga nagtatrabaho na walang oras magbasa ng mga fundamentals at technical analysis sa stock market. So ito yung mabisang paraan, cost averaging method. So may papakita ako guys na spreadsheet. Give you an example, nilagay ko sa Excel file. So kung gusto niyo yung copy ng Excel file na ito guys, so just comment below your email address, and as much as possible isend ko sa inyo yung. Okay guys, so let's go to the spreadsheet. Okay, at nandito na tayo sa ginagawa kong spreadsheet on Excel file. So meron tayong ginagawa dito from columns A to letter H. So first of all guys, itong simulation na ito is ginagawa ko in a quarterly basis. Kung napapansin nyo, yung date na ginamit ko is June 15, 2020, September 15, 2020. So ibig sabihin yan is I'm doing this spreadsheet, I just want to present na kung kaya nyong mag-ipon ng 5,000 every quarter. So kung meron kayong sahod or meron kayong may ipon na pera every month na 1,000, 2,000 hanggang sa ikatlong buwan, makaipon kayo hanggang 5,000 pesos. So ito yung bibigay ko na example. So unang-una, yung pinaka left side na ito, kung napapansin nyo, dito yung date. Pangalawang column is ito yung example na stock price na gagamitin natin. Then pangatlong column is amount invested. So every quarter 5,000 yung ginamit ko. Kasi sa stock market kasi guys,
when you buy shares, itong 5,000 pesos, ito yung pinaka-least na amount na sabihin natin na hindi tayo malulugi sa mga charges, kasi when we buy and sell stock shares, merong mga corresponding charges yan kasi. So, kaya I suggest na kung makaipon kayo in 3 months time, 5,000 pesos every 3 months, then at least 5,000 para hindi tayo lugi sa mga charges ng mga brokers. So, ganun. Simulation natin is quarterly. So, during June 15, so, if we buy a stock na may halagang 20 pesos per share at amount of 5,000, so, yung mabibili natin na total number of shares is 250 shares. So, total invested natin, kasi first pa lang yun natin is 5,000, then total number of stocks is 250. Yung stock value natin for the time being is 5,000 din. So, kasi initial pa yan. Then, halimbawa, after 3 months, may naipon na naman kayo na 5,000. So, gusto nyong bumili ulit during September 15, 2020. Pero pansinin nyo guys, yung stock price niya is bumaba from 20 pesos to 12.5 pesos. So, kasi sinasabi natin dito, cost averaging to na method. So, yung 5,000 mo na pera sa halagang 12.5 per share, so, mas marami kang mabibili na number of shares. So, yun yung ibig sabihin na the less price value of stocks, so the more number of shares na mabibili ka. So, yun nga lang, yung total amount invested mo, 10,000 na kasi nag-invest ka previously ng 5,000. So, the following quarter, nag-invest ka ulit ng 5,000. So, 10,000 na. Pero yung total number of stocks mo from 250 na stocks, so nagiging 650. Pero yung value niya, kasi bumaba siya, so 8,125 pesos. Meron tayong loss na 1,875. Pero yung loss na yan, hindi yan magiging loss kung hindi nyo ibebenta yung shares nyo. So, the following month, so sinabi ko, every quarter, so for that particular year, from 2020 to 2021, so sabihin na natin na bumaba yung prices niya. So, by 2021 June, so bumili ka ulit, so nagiging 20 pesos na siya, tapos 25. So, kung pansinin nyo dito sa mga values nyo, sa stock value nyo, so nag-start na siyang nag-gain. So, gaining na siya, nagiging positive na yung value nyo or yung gain loss nyo is nagiging positive na, hindi na negative. So, as time progresses, so itong simulation na to, ginawa ko to up to 3 years. So, from 2020 to 2024 na simulation. So, sabihin lang natin yung from yung price niya initially 20 pesos. So, bumababa, tumataas hanggang March 2024, nagiging ano na siya. Tumaas siya ng 40 pesos. So, kung ito total mo lahat yan, yung price per share mo at yung total number of stocks na nabili mo, so, tumataas. So, totally yung total investment mo sa 5,000 mo kada quarter, umabot na siya ng 80,000. Pero, yung value ng stocks mo naman, yung stock value mo, is nasa 182,000. So, ibig sabihin yan, meron kang gains na 102,000. So, that's almost 100% na gains. So, if that is your target only, na 3 years ka lang mag-invest, tapos kunin mo na yung pera na yan, 182,000,
So pag binenta mo yan lahat, so may makukuha ka na 182,000. Pag hindi naman, binabayaan mo na lang yan, hindi ka na nag-a-add ng 5,000 or any amount, basta pinabayaan mo lang yan hanggang kung gusto mong kung kailan mo ibenta. So mag-stay lang yan dyan hanggat hindi mo binenta. So posibleng tataas pa yan or posibleng bababa rin. So ganun yung sinasabi na cost averaging. So sinabi ko na itong video na to is 3 parts. So yung part 2 nito is I'll discuss to you bakit mahalaga ang cost averaging at anong advantages niya sa ibang ways or method to invest in the stock market. Okay guys, so nakita niyo yung ginagawa kong spreadsheet on cost averaging. So yung ginagawa natin na simulation is period of 3 years in a quarterly basis. So unang-una guys, yung cost averaging is one way of minimizing your risk para bumaba yung mga risk natin in case na bumili tayo ng stocks tapos biglang bumaba. So by way of cost averaging, so ma-minimize natin yung risk na malulugi tayo ng malaki. So in a span of 3 years na ginawa ko na simulation, kung tataas lang yung price ng stocks na binili mo, so yung gains mo rin is na-average din. So itong cost averaging method, sabi ng ibang mga stock market investors na maganda itong gawin in a span of pinakamababa 3 years. Kasi dyan mo makikita kung paano magpe-perform yung binili mo na stocks. So, as I have said, this is the only part 1 of this topic. So, may dalawa pang gagawin na video na continuation nito. So, ganun lang. Unang-una, summarize natin guys. Kung gusto nyong magsimula na mag-invest, so, identify first kung magkano yung pera na kaya mong invest sa stock market. So, magkano at gaano kadalas, kung monthly ba, quarterly ba, semi-annually ba, or even annually. Even kung meron ka lang 13th month, doon mo ilagay yung sobra. So, pwede yan. So, kung gusto nyo na meron kayong ibang basket na doon nyo ilalagay yung pera nyo, so pwede dito sa stock market. So determine how much you can save every month para ma-invest nyo sa stock market at gaano kadalas, tapos kung ilang taon din yung kaya nyo. So sa pinakita ko 3 years time. So kung gusto nyo ibenta in 3 years time, so gumawa kayo ng mga target nyo na amount. Like for example, sa ginawa ko, in 3 years time, yung total investment umabot sa 80,000 sa halagang 5,000 quarterly. Pero yung pera naman, dahil tumaas yung presyo ng binili mo na stock, umabot siya ng 182,000. But that is just a simulation. So hopefully guys, may natutunan kayo. So hiling ko lang sa mga nanonood nito is kindly like the video and subscribe to this channel. Yung isa sa mga motivation ko kasi yung may mga magtanong, mag-like sa may manonood ng video na to, so that I can make more videos to give more information sa lahat ng mga nanonood. Okay, so see you guys on the next video and God bless.